Hola. Good morning, love. Morning. Good morning. Niluto mo. Baling lang ng itlog. Ito breakfast. Ito breakfast ang Reina. Reina Elena. What? Hindi ko pa makuha. Spam with egg. No, this is not spam. It's not spam. Maling pala, maling. Maling. Malingling. Kaima. Hello guys, what's up? Welcome back to our channel. So, for today's video, so may pupuntahan na naman tayong gala. Yeah, weekend off na naman, kailangan sulitin. Yes, so we're going to Mount Nemo Conservation Area. So it's located sa Burlington, so around 45 north minutes. North ng Burlington siya. Hindi siya mismo sa Burlington, no? Hindi siya mismo sa Burlington, yeah. So, mga 45 minutes drive from Mississauga. So, yeah, we'll see. Kaya siya naging 45 minutes, guys, kasi 401 lang. Kasi recently, natikitan kami ng ano. Oo, sa 407. Sa 407. Hindi namin na ano, nabayaran agad. Kasi nga, diba, dami namin nilipat ang bahay. Yes. Tapos, yung mga fees, doon napapadala imbis na sa bago. Oo. Kaya ngayon lang namin nakita yung mismong total ng bills. So, kaya iwas muna kami doon. Like, from March siguro, nagamit namin ng 407 hanggang mga September. Hmm. So, naipon yung mga babayaran namin. Penalties. Ganyan. Yes. So, ayun. Iwas muna tayo dun. Although, mura lang naman siya kung gagamit ka. Pero yun nga, sa dalas namin gumagala, tas 407 madalas. Tas naipon na rin. Naipon. So, medyo tumaas siya. So, ayun, iwas muna kami sa 407. And, hindi rin naman kalayuan kasi yung pupuntahan. So, keri lang kahit hindi mag 407. Ayun, so let's go. Umuulan na. Sana nito nung umuulan. Sana tumingin lang ulan. Yeah. Let's see. Okay. Let's go. Ganto yung entrance niya. Medyo liblib. Medyo nakakatakot kasi mga wala nang ito pag gabi. Pero ngayon, maganda naman siya. Parang yung papasok ng farm. Yeah, ganyan. Kasi medyo nawawala na ng dahon. So, sana maganda pa rin sa taas. Yep. Taintay lang kami. So, kailangan mo pala mag-book online. I'm not sure if pwede walk-in. Pero kailangan mag-book online. Tapos may barcode. And they will scan it there. So, we're just waiting. We are here! Awkward din.
Pahirapan lang ang parking dito pala. Kasi, iwan ko, ba't ito lang yung parking? Tapos, ano, parang... Limited lang yung parking. Sobrang konti lang talaga. And, ayun, since day passes. So, kung balak nyo lumabas, yung magbalikan. Good luck. Good luck po balik. Sa parking. Kasi ang hirap ng parking. Dapat maaga. Yes. So, ayun, kakapark lang namin. Di pa kami nagla-lunch, 1:25 na yan. 1:25. Dapat kakain muna kami. Kaso yun nga, yung parking mahirap. So, tiis-tiis muna ng gutom, guys. May snacks naman kami mga konti. Pampalipang pa lipas gutom. Kasi ano din, kapag nag-start na kami pumasok dyan, may trail kasi and medyo trekking, mga ganyan. At least siguro 2 hours kang nasa loob. So, anong oras na rin. Hindi naman namin in-expect na ganito ka-busy. Kasi yung last week naman, marami namang parking. Ang daming parking. Yung pinuntahan namin yung nakaraang vlog, marami namang parking. So, akala namin, may iba bang parking. Yung pala, ito lang. Tapos, puro trail na siya. Yes. So, explore muna natin yung lugar na to. Ano tawag ito? Mount Nemo. Mount Nemo Conservation Area. Ayan. Let's see guys. Come on. Okay. Let's go. Outfit check. Wow. Yabang naman. Ano yung sapatos mo? Kanina galing yan? Sa'yo. Ay, sa akin ba? Sponsored by you. Grabe. Parang kanina, no? Ano po? Columbia vest. Uniqlo? Yeah. Kanis. Ano lang kami dito? 5 degrees is vest lang. Kasi I'm Canadian. I-check lang tayo, guys. Regalo niya to, H&M. Tapos, Billie Eilish Nike jacket. From outlet. Tapos, heat-tech lang. Heat-tech lang sa loob. Tapos, Amazon cup. Ano to? Kalimutan ko yung Chance the Rapper. Pwede sa number 3. Chance the Rapper. Yeah, so, yan. Doon yung trail. Tapos pwede rin pala dito ang dogs. Basta naka-leash. Tapos... Saan na daan natin dito? Oh, yun yan. Nandun. So, ano. Mainit naman. Kaya lang makaangin. So... It's a good weather today. Yeah. Malamig. Buti na lang nag-cooperate yung weather. Kasi maulan nung papunta namin. Medyo malakas. Pero maaraw. Oo. Parang kinakasal na tikba lang. Ganun daw yun, di ba? Canadian. Yeah. Tikba lang na Canadian. Yan. Diyan kami pasok. Mga tikba lang dito, guys. Ano, sa maple tree. Yung makapre pala yun. Mali. Sa maple tree na makapre. Ayan. So, pasok kami dyan. Ayun, may CR dito. Ito yung map. CR na daw kasi siya. So, unang mission. CR. Puntahan yung CR sa baba. Nasaan tayo? Dito tayo. Yan. Ito yung pupuntahan namin. Kasi dito daw yung may lookout. Yes. Ito yung gagawin naming trail. So, yeah. Let's go. So, CR muna. Come on. So, yung trail na to, guys, is 40 minutes away from Mississauga. I mean, 40 minutes kung 401. Hindi ko na-check kung yung 407 mas mabilis. Pero malapit lang siya. Tsaka hindi naman sobrang traffic. Yeah, kahit nga hindi kayo highway. Kapag hindi highway, 50 minutes. 50 minutes. So 10 minutes difference. So not bad. Tsaka maganda rin yung drive. Kasi aesthetic siya. Yes. Yun nga, para ka nga nasa K-drama. K-drama. So, dito yun, tayo. Tumunan tayo sa left. Uy, para kang beautiful life. Wait lang, magpipicture muna kami dito. Maganda dito ang season. Why do you like fall? Because it reminds us that it's okay to start again. Even the trees, they are always starting.
over every year. Yeah, so don't be afraid. One day you'll bloom. Bini mo na. Hindi na lang ako sa tabi-tabi. Update. Hindi pa rin siya nakakahanap ng CR, guys. Kasi sabi sa map may CR. Wala sa naman. Map. Hindi naman tayo sumunod sa map. O hindi, sumunod tayo. After month pa tayo. Ikaw naman ang nasi-CR ngayon. Kasi yung last vlog namin, guys. Ako yung CR na CR. Hindi, ibang CR yung kanya. Ibang tawag ba yan? Ay, ito ata. Ayun ako. Nagpakita na yung CR niya. Hindi ko alam. I think. Hindi natin. Parang hindi naman CR yan. Hindi kasi sabi dito. Dali. Dala mo. Mag-CR ka muna. And she's back. Hanap ako ng CR. Hanap na siya ng CR. Maganda dito. Mas maganda nga dito last week, no? Oo. Kasi lagas na nga yung mga kasi dahon. Ngayon, ano na eh. Madami nang nalagas. Yeah. But it's nice pa rin, no? Diba? It's a nice place pa rin. Madami pa rin pumupunta. Yeah. Madami pa rin naglalakad. Titignan namin ngayon yung cliff. Pero look malayo out. Pa tayo kasi paikot pa yun, di ba? Yes. It's lookout. Lookout. Lookout? Yeah. Bronk. Anong name? It's Brock. Brock Harris. Lookout. Brock. Eddie Brock. Parang si Venom. Venom. Nanood kasi kami kagabi yes. ng Venom. Nanood. Ang dami naming get up yesterday after work. Yeah. Siyempre sulitin. Kailangan sulitin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, guys, mansa rin namin ngayon. Nagtambo pa nga ito kanina. Nagtambo siya kanina kasi hindi ko nababate. Tapos tinadyakan ako sa tagiliran ko. Nagpasa. Kasi hindi na niya violente naalala. Kasi ito. Violente yan. Huwag nagagalitin yan si Ara. Maganda talaga yung lugar dito. Highly recommended. Ano? Maganda yung lugar. It's highly recommended. Yes. Lalo pag fall. I mean yung pausbong pa lang. Yan, kasi ang ganda nung ano, colors. So, maganda rin naman yung ngayon, yung patapos na. Kasi naglagan na yung mga dahon. So, dagdag ka sana. Aesthetic. Aesthetic lang. So, doon daw kami mamaya, pero silipin mo namin kung meron dito. Parang overlooking din kasi ito. Ayan. There is hope. Yes, there is a hope always. Sabi, lumalakas na yung hangin. Ang lamig na. At naka-hoodie lang tayo. At siya naka-pang-Canadian outfit. Saan na tayo? Hindi ko alam. Tuloy-tuloy lang ang lakad natin yes. ng trail. Kasi mahaba-habang lakad pa to guys. Kaya kailangan natin sulitin habang maganda-ganda pa ang weather kahit paano. People below, do not throw anything off the cliff. Batuhin natin yung mga tao sa baba. Joke lang. Ganda na naman daw dito. Walang tigil na picturan. Kamusta ang paglalakad? It's nice. Nakas malamig. Yes. Hindi kasi malakas na nga yung hangin. Ayan. So, we are in Bruce Trail. Bruce Trail. Kamusta naman ang paglalakad? It's been 40 minutes. 40 minutes na tayong lalakad? Oo, oh, pero wala pa ata tayo sa gitna. Eh kasi puro tayo TikTok, puro video.
Yes, picture, ganon. It's nice kasi tinamo. Di, yeah. Hindi kita yung ano, mga nanlalaglag sa camera. Pero ang ganda, in person. Kita no? Mo siya siguro. Saan tayo? Parking right. I don't know. Ito tayo. Kasi parking na to. Shortcut na yan. Dito tayo. Okay. Ay, may big dog yun. Yeah, let's go China there. Na. Ganda yung weather ngayon eh. Medyo mahangin lang, pero oh, malamig lang yung nice. Hangin. Shit ng aso. Malamig sa kamay. Yeah. Ayan. Okay, walking pa kami. Maganda rin talaga maganto ganito. Lalo sobrang stressful na ngayon sa Canada. Yes. So, ano na lang muna tayo. Kasi ang dami na ng pagbabagong nangyayari, guys. Mamaya, pare natin pag-usapan yung latest na ano. Oh, latest. Latest na balita. News. Galing kay Canada. Kay Mark Miller. Maghihigpit na naman ng ano, dagan yung number yung for PR o yung ano na lang siya, limited na lang yung number. Yes. Parang may target number na lang sila per year ba? Parang ganun. Mamaya pupakita rin namin sa inyo yung yes. Try natin na i-share yung thoughts namin about that. Pero ngayon, enjoy muna natin itong trail. Look at na. This. Oh. Sobrang ano niya, yellow-orange in person. Hindi ko alam sa camera. Pero yeah. Yeah. So, ganda siya dito. So, ayun nga guys. Last, kailan nga? Thursday? 24. O, nung isang kailan araw. Announce? Thursday? Thursday siya in-announce na maglilimit na talaga ng mga number of PR. PR per year. So, hindi lang siya for international student. Basta lahat ng immigrants na gustong pumasok sa dito or as mag-apply as resident. Yes. So, it's from 2025 to 2027, no? Oo. Yung ano nila. Limited na lang. Yes. Although meron namang good side din na priority nila yung mga nandito na sa Canada. Yes. Pati yung mga nakalagay doon, ano eh, yung international students na nandito na sa Canada na gusto mag-transition into permanent residence. Yes. Kasi, yun nga ang actually, may pagka ano din naman, kahit pa paano maganda rin yung... Good ano rin. Oo, kasi... Good effect. Yun nga, ang gusto ng Canada ngayon is to limit the number of people na pumapasok sa Canada. So, na-umpisahan na nila dun sa international student. Tapos ngayon, yung mga residents naman, maging permanent resident sa kasi Canada. Kasi sobrang dami talaga kasi nandadaya dito. Lalo na yung mga... temporary resident. Yung mga naka-tourist visa na nagagangat magkaroon ng work permit and then transition to permanent resident. Kasi yun talaga isa sa mga pinakamadaling way. Yeah, tourist even visa international lang. Student. Hindi, I mean yung tourist visa ka lang, wala kang babayaran tuition, tapos mag-recta work permit ka na. So siguro yun, nililimit nila yung ganun. Pero kaso, that's a different, ano, kasi work permit yun. Yung ngayon, yung ano na, work permit to... ano na, PR. To PR na. So, kaya parang ang understanding namin is, kung sino yung mga nandito na ganyan, parang sila naman yung i-prioritize. Dun, kumbaga, dun magagaling yung pool of candidates na for PR. Yes, ang sabi din parang 40% nung target na PR numbers is magagaling na sa nandito na. Sabay kami mag-hiking, guys. Yung mga aso rin. Kita ba? Hindi kita. Bago na tayo. Mamatalisad. Mababa na tayo. Kami nung ano. Uy! Nung babaan. Medyo nakapagod yung lakad na lab. Yes, kasi ano nga eh. Akat baba siya. Yeah, medyo hiking talaga siya. Hiking na hindi may siya climbing. Yung normal trail. Ayun, maganda kasi, you know, different kind of trails siya. Kasi yes. Nasa mountain. This one's nice. Mataas. Hanggang ngayon, naglalakad pa rin kami, guys. Yes. Madami guys. Kaming kasama. Ano? Madami tayong kasama. Madami nating kasama. Kasabay.
mga doggy, gagaling mag-hiking ng mga aso dito, no? Yes. Man, tuloy-tuloy lang sila eh. Tuloy-tuloy lang. Lumilingon pa. Parang, oo, oh, parang binibilang niya yung mga kasama niya. Kung kumpleto pa. So, ayun. May nabasa rin kami na parang 40% out of that PR numbers is, if, yun yung parang nakalaan for someone na nandito na sa Canada. So, 40% is still a big number kasi yes, parang yung numbers nila ngayon is 400,000 plus, di ba? Yung sa PR. Really. Yeah, I think 400,000 plus. We will check na lang mamaya, tos i-ano din namin dito. Lagay din namin dyan. Pero ayun, 40% of that number is for ano na, kung sino yung mga nandito. Kasi I think na kaya nila nililimitahan. Kasi nga, parang sa overall ano na, yung sa housing, yung mga ganun, oh, yeah, sa work. Yeah. Hmm. So, parang ang sabi nila doon is, yung mga nandito na, hindi naman siya totally affected. Kasi nandito ka na, hindi na siya makadagdag sa mga, yung mga maghahanapan ng bahay and such, di ba? Oo, oh, kasi yung mga nandito na, parang nakakatulong din siya sa economy ng Canada nga, nung sa workforce, kanyan. Mm-mm. So, ayun nga, guys, na mas may ambag na yung mga nandito na compared sa mga papasok pa lang. So, yun nga, siguro, kaya nila pinaprioritize yung mga nandito ng international students. Kasi, hindi na yung mga maghahanap pa lang ng trabaho, maghahanap pa lang ng housing. Kasi, kumbaga, settled na yung mga nandito na eh. Diba, ayon sa article na nga na nabasa namin. Oo. Parang yun yung mas priority nila. Although, ang downside nga lang, magagawang kayo dun sa limited number ng pool. Yes. Ano pa rin, affected pa rin tayo. Kasi wala, yun yung goal natin. So, lahat naman ng nandito na for sure na not only international students is goal na for PR. Yeah. Yun guys. Dito na ulit si Doggy. Nasa nandito na daw si Doggy ulit. Nandito daw sa likod. Tingnan, yung pinag-uusapan nga natin is yun nga, due to the limit ng number ng magbibigay ng PR is magagawan tayo sa slot. At syempre, priority pa rin nila yung mga kailangan na trabaho dito. Like, healthcare. And trades. Trades. Healthcare and trades. Yun yung na-mention dun na parang priority. So, wala pang hospitality sa kasamang palad. Baka lumipat pa tayo ng trabaho, hindi natin sure. Pero hoping na magkaroon for hospitality rin para dire-diretso na tayo. Kung lumipat man kami ng ibang lugar, kahit within Ontario na lang sana. Kasi established na rin kami dito kahit parang. Ang hirap din magsisimula na naman. Yun nga kasi diba natigil nga yung paglipat natin, love. Pagod na. Pero kaya pa. Yes. Ano siya? Tingnan nyo, ang ganda. Parang nasa middle of nowhere. Yes. This one's nice. Ano, yeah. Maganda rin siyang balikan kahit ano, kahit ibang weather, kahit ibang season. Hmm. No. Pero parang baka sarado 'to pag winter, no? Pero maganda, yeah, pero maganda pag rin summer, dito pag winter. Maganda. Si pure green naman. Yeah. Yes. Parang sa lahat ng mga napunta natin, parang isa 'to sa mga pinaka-okay. Yes. Mas maganda 'to. Anod lang din naman siya, malapit lang. Oh, tapos, tsaka yung ano, yung trail or yung hiking, parang maganda siya kasi yun nga, challenging. Ano yung pakakyat, puro bato. Oh, hindi siya yung patag lang, na isang diretso lang. Ito kasi, ano yun, may mga bato, tapos ang dami pang, ang tawag dun, parang mga stem. Mga roots, tapos idagdag mo pa yung ang daming dahon, so nakakadulas. Yeah. Although may mga, ayun, napakita mo, may mga markings naman. Yes, yung mga ganyan. So, hindi ka basta-basta maliligaw. Yan. Diba? And itong mga puti-puti, yan. So, susundan mo lang. Pero, it's nice. And, ano na, parang, malapit na kami. 3 o'clock pa nga lang. Ano, sa tayo dumating dito? 1:30? Oo, 1:30. Ito. Yan.
88 minutes, 2.9 kilometers. Ayan, maganda siya, in fairness. Parking lot. Pupunta na kami ng parking lot sa wakas. Yes. Hanggang ngayon, ang ganda pa rin ang nilalakaran namin. Mm-mm. So, kahit na ilang oras namin nilalakad. May isang oras na ba? Oo. 1 hour and 30 minutes na. Ayan, hindi siya ganun na nakakapagod kasi maganda yung tanawin. Okay. Going back. Balikan ulit natin ngayon pinag-uusapan natin. Although ano lang naman talaga to, parang reaction lang namin dun sa nabalitaan namin. Si-share lang namin sa inyo yung yung feeling namin na magiging epekto sa amin at yung epekto rin sa lahat, syempre. Yes. Kung mali naman kami, comment lang kayo guys para at least natututo kami sa inyo. Like yung kagaya ng ano namin, binavlog namin yun, yung thoughts lang namin kasi tayo yung nandito, so tayo lang din yung... Yeah, yung point of view lang namin. Nakita ko na ang liwanag guys. Dito na kami sa may parking lot. Ang kami nang galing. Hindi pa parking. Ito pa yung maganda. Ano na? Yung may isa pa ba? Parking. Ito yung maganda na nadaan na natin kanina. Oh yeah. Ito pala yung sa umpisa. Yeah. Na. Balik na kami muna. Balik na kami sa aming coaching si Winter. Kumusta ang hike? Ang hiking. I like it. Ganda na. Nag-cooperate din yung weather. Biglang sunny na siya. Kanina medyo gloomy yung weather. Pero sakto lang, no? Parang sakto lang siya sa paglalakad. Parang mas gusto ko yung ganun. Kumpara yung ganito ka-araw. Pero pag nandun ka na, may mga area, lalo na kapag malapit sa place, malamig talaga. O kasi mahangin na. Sobrang ano ng hangin. Pero yeah, it's nice. Tapos may nabasa ako doon na ito daw is parang one of the ano, yung mga stone rock formation something here in Ontario. Palaban ka lang ba? So, makain muna kami. Dito kami guys. Yan, no? Ito kasi yung pinakamalapit na kainan dun sa pinuntahan namin. Ito try lang namin. Anong pangalan nila? Lowville Bistro. Yeah, Lowville Bistro. Lowville yung parang street dito or somewhere. Lowville. Try lang namin. Nakain din namin guys. Spaghetti bolognese. Dry ribs. Ano sa'yo? Truffle. Let's see. Mahal lang presyo, pero sana sulit. Yes. Wala kasi ibang restaurant na malapit. Wala pang signal. Presyo ng mga Earl Maxis. Ganun. Yeah. Let's try. Okay. We're back again in the car. Natapos lang namin kumain. Kano binayaran natin? 78. Plus tip. Ayan, $78. So, mahal na talaga ng gastusin. Mahal talaga yung kinainan namin. Yeah. Kapresyo nga niya yung mga Earls, mga ganon. Yung maayos na restaurant. Yeah. Well, kasi, okay naman. Kasi fancy-fancy siya. Maayos naman yung lasa din. Hindi naman siya yung mahal tapos hindi masarap. Yeah. So, okay din naman yung lasa. Kaya lang, ganun talaga. Mahal na talaga ngayon. So, anyway. So, ano na kami? Pauwi na kami. Actually, ayaw pa niyang umuwi. Kaya lang wala na mapunta. Wala kami maisip. Kasi, naisip ko, mall. Or yung something na ganun. Pero kung square one na naman, lagi naman kami nasa square one. Yeah. So, it's bahala na muna sa kami mapunta. Square one or Erin Mills lang naman kasi yung mall talaga dito. Nag-try kami na mag-search kasi nasa Burlington na kami. Kaya lang wala namang mall dun. More on plaza lang sa kanila. So, ayun. Pa-uwi muna kami. So, bahala na ako saan. Update na lang namin ulit kayo guys. Saan kami mapagpan.
We are here in Ninth Line Corner, Britannia. Dito kami dati, right? Dito kami ngayon dati, sa area na to. Yes. Ito, yung bus 39. Basta yan, dyan bus 39. Tapos ito yung kahulihang likuan. Kasi malap, dulo-dulo kami. No? Yan. Ninth Line. So, pupunta kami sa Walmart. So, nakaisip siya ng pupuntahan. Which is sa Walmart. Tignan mo yung aso. Aso ba yun? Aso ba yun? Mukhang ano yun eh. Oso. Cute, cute. Anyway, punta kami yung Walmart. Dun sa dati naming Walmart. Oh, dati naming Walmart. Dati namin pinupuntahan na Walmart. Yan guys. Yan yung Walmart. Tapos dati dito kami. Yan, diretso yan. Tapos mga, yeah, 15 minutes. Nilalakad lang namin dati, no? Tapos, ano ba kami? Bit-bit namin. Yung mga grocery. Kasi walang ano, ang malapit lang doon, metro, tsaka ito. Halos magkasing layo lang ilakad. Kahit parang ganun din. Ay, hindi. Medyo mas malayo to. Pero syempre, mas madami kasing mabibili sa Walmart. Ayan, nilalakad namin yan. Dulong-dulong yan. Yan. Tapos hindi ko alam bakit hindi kami nag-Uber nung mga panahong yun. No? No? Yung pagdating natin dito siguro mga first 2 months. Sobrang ano namin, tipid namin. Well, di ba super? Pero medyo matipid kami. Ngayon ano eh pag sige ano na lang Uber tayo ganyan nung wala pang sasakyan. Dito na kami sa Walmart guys. Dati namin pinupuntahan ng Walmart. Memories bring back memories. Tingin lang kami ulit ng mga magagastos. Pandagdag sa mga collections namin mga card game. Dalawa pa lang kasi nabibili natin, ha? Kasi yung isa pang display lang talaga. Yung pang-inuma yun eh. Yung ganun, unang makaano, kuwari ikaw, dito, o lilipat mo doon. Pag nakadulo ka, siya ay inom. Ganun siya. Yes, may magdadrive na naman sa wakas. Kasi baka ma-revoke na yung Gito niya, hindi na ginagamit. Siya naman magdadrive pa away guys. Ang goal natin for today, hindi siya mabusinaan. So may nag-iwan pa ng ano, baligtad pa na. May nag-iwan pa sa sakya namin. O ano man to? Oh, pre-advertisement. Nakalagay. Asan ba yan kanina? Ayun na, specialist in bringing back loved ones. Yeah. Dito kami dati naglalakad-lakad. Para siyang ano, Heartland of Meadowvale. Dati workplace yes, ni Ara. My first job in Canada. 4 points as a front desk night auditor. Yeah. Nami-miss mo ba ang work? Hindi ko nami-miss yung night audit. Tama na ang pag na-night audit natin. Yes. Nami-miss ko yung sakit. Oo, oh, kasi isang araw ka lang nung kada linggo. Ayan, ano yan? Sabi niya, kala trail daw damin, dapat kumukuha siya ng isang dahon. Remembrance. Meron pa. Pare-pares lang naman. Hindi, para, okay, this one is from Mount Nemo, and it's the other one from another trail. Uwi na kami, guys! Napag-drive ulit si Lab. Yes, I'm a good driver. Talaga mo. Well, anyway. So, nag-enjoy ka ba? Enjoy naman ako. Ganda naman yung pinuntahan namin, guys. Nakita niya naman. Breathtaking. What?
Magnificent view. Puro dahon lang din naman. But anyway, yeah. It's maganda. So, ano nyo siya, bisitahin nyo rin. Mount Nemo. Mount Nemo. Yes. So, again, kailangan siya ng reservation. Tapos, limited lang yung parking, guys. So, kung pumunta kayo doon, mas maganda agahan nyo talaga. Kami mga 1:30 na, tapos pahirapan pa yung parking. Iyon. So, yung parking lang naman yung problema doon kasi medyo maliit nga. Pero other than that, okay naman siya. Bawal mag-picnic and all. Ano lang, lalakad hiking, lang talaga. Hiking trail lang talaga. Pero almost 2 hours din yung trail kaya sulit naman siya. Oo. So, minimum of 2 hours siguro kayo mag-ano doon. Tapos after that, uwi na din. Wala nang other things na pwedeng gawin or other activities. Wala naman. Wala din camping. May rock climbing. Kaya hindi namin na nalaman kung paano. Nakita lang namin may option siyang rock climbing. Pero ayun. Siguro doon na yun sa cliff. Siguro. So, hindi na namin napunta. Hindi namin sure. Pero yun, may rock climbing option din. Tapos, ayun, napag-usapan nga natin yung mga recent news about PR. Na naman. Last October 24. So, sana yung mga apektado dyan na like katulad us. Namin. Pati yung mga wala pa dito. Pati yung mga wala pa dito. Nag-waiting. Mag-isip-isip din kayo muna. Like, planuhin nyo mabuti. Yun ang ibig sabihin. Yes. Like, kung gusto nyo talaga magkaroon, hindi naman, wala naman pipigil sa inyo. Pangarap nyo yan. Diba? Pero, kailangan natin talaga pag-isipan ngayon. Yes. Sobrang higpit na, guys. So, sana may mga natutunan kayo sa mga pinag-usapan natin. At mag-comment din kayo para kami rin may matutunan kami. Kasi hindi naman namin alam lahat. We need to be smarter din sa mga decision natin. Sa ngayon. So, yes, lagay din namin yung link ng bagong news. Yes, ilalagay ko sa comment. Sa description. Yes, para mabasa niya. Maraming salamat sa panonood. Until next time. Bye-bye.